Bakit kailangan niyo pang umalis? Kailangan, friend. Nabigo ako sa hangarin kong muling makapaglingkod sa ating bayan. Wala na ba kayong balak na bumalik dito sa atin? Panahon lamang ang makakasagot niya. Paano, Fred? Sige, ho. Paalam. Mrs.? Fred. Good luck, Mayor. Buwi ka nga, ho. Diario! Maliba, Diario! Mabuting pulis, pinapanis. Ganun ba yun? Oh, andyan ang tatay nyo. Siguradong gutom na yun. Bilisan nyo ng kumain at siya naman ang ipaghahain ko. Ayoko na po kumain. O teka, saan kayo pupunta? Sasalubungin po ang tatay. Pagpunas muna ng bibig bago niyo puntahan ang tatay niyo, ha? Nay, bakit parang galit na galit si itay? Hindi naman siguro. Sige, kumain ka na. Kain? Bakit ba parang galit na galit ka? Sandali lang, Fred. May operasyon ka ba ngayon? Wala. Ako lang. Makikipagtuos lamang ako sa aking kalaban. Eh, sino ba mga kalaban mo? Ami, akalain mo ba naman, mabilang ako doon sa listahan ng mga undesirables? Yung bang mga tatanggalin sa serbisyo? Ako na 5 beses na nahirang na one of the best outstanding policemen of the year ng Pilipinas? Halos mamatay ako sa paghabol sa mga kriminal. Dumog na ang aking katawan sa pagtupad ng aking tungkulin. Ikaw, pati ng mga anak ko, neglected ko na sa dami ng trabaho ko sa opisina. Ngayon, sasabihin nilang ang desirable ako. That's unfair. Lalabanan ko na sila. Fred! Fred! Day! Fred, sandali! Fred, parang awa mo na. Huwag mo na ituloy ang balak mo. Pabayaan mo na sila. Malalaman naman nila na mali sila eh. Ami, mag-iisang taon na ako nagtitiis. Wala silang narinig na reklamo sa akin kahit ako isang kornel. Pinagka-traffic nila ako sa kita ng kalye. Kahit saan sulok ng headquarter sila ako itambak, hindi ako nagre-reklamo. Pero ang hindi ko mapapayagan, ang tanggalin ako sa serbisyo na wala naman akong ginagawang masama. Yan ang hindi ko mapapayagan. Ami, ito ang tandaan mo. Kapag ipinagpatuloy nila, makikita nila kung ano ang tunay na kahulugan ng isang undesirable. Gagawin ko yan! Fred! Friend.
Lieutenant Colonel Alfredo S. Lim demanded from the National Police Commission that a formal investigation be conducted on the charges that he was undesirable. After a lengthy and thorough investigation, Lim was cleared of all charges. Sir, congratulations. Thank you. Congratulations, sir. Sir, thank congratulations. You. Congratulations, sir. Ayos, sir. Magandang ehemplo ang ginawa ninyo para sa lahat. Congratulations, sir. Your name is finally cleared. Dapat lang, hindi ba? Dahil kung yuyuko lamang ako, at tatanggapin ko ang lahat ng mga bintang at paninira ng mga taong nagagalit sa akin, baka isipin ng publiko na totoo nga nagkasala ko, di ba? Pero masasabi ko lang sa inyo ganito, malaki pa rin ang paniniwala ko na may batas. Totoo ko. Okay lang. Let's celebrate. Wala pa, sir. Sir, ito na yung hinihintay natin. Fake BIR stamps nga laman ng likod. Good. Sir, ayusin na lang ho natin to. Meron akong dalang 100,000. Ito ho. Gusto mo ko sa ulat? Dalawang ba? Kunin nyo na ho. O yan. Sige, labunin mo ang kwarta mo. Masusunod. Bala na papasok sa lalamunan mo. Sir, sa huto. Ito pa yung isa. Sir, wala na iba dito, sir. Mahiram muna ito at maipakita kay Colonel Lim. Ayos lang, pare. Balik mo lang agad. Thank you. Paano? Alis na kami. Okay.
Sir, balito. Balot ba sa puti yan? Oo. Sir, nandun yung dalawa sa taas. Ingat ka. Oo. Tip sa amin na ang dalawang taon ito lang dyan sa loob. Tingnan mo. Kilala mo sila? Ano? Ubod na. Bawal sa amin eh. Kung bahala. Malakas ako sa management. Bawal sa amin. Sige. Magubad ka na. Sige na. Bawal sa amin eh. Hindi. Sige. Uy, sige. Uy, nabudob yan. Nang matapos na utog mo. Loko ka, ha? Labas yan. Akin yan. Boss, teka. Boss, sige. Doon, boss. Wala naman ako kinagobos eh. Sige na. Sandali lang. Kayong dalawa. Makisama kayo, ha? Ituro ninyo sa akin kung sino masterman nyo. Tingnan mo nga ito. Ang dami ito yung dahon. Ano ko to naman? Hindi ba kabilin-bili lang ko sa'yo? Araw-araw ate, kasuhin mo yan. Aya, yung orchids ko, diligin mo. Bilisan mo! Ayan na! Magandang umaga ho. Good morning. Nandiyan ho ba si Mr. Alcaraz? Nandiyan ho ang misis niya. Good morning, misis. Nandiyan ho ba si Mr. Alcaraz? Anong kailangan ninyo? May tatanong lamang ako sa kanya. Andiyan ho. Sandali lang ho. Tatawagin ko. Search the area! Nora? Nora? Ricky? Ricky, may pulis na naghahanap sa'yo. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Colonel Lim. Mr. Alcaraz? Ako nga. May warrant ako para sa'yo. Tungkol saan? Sa anong kasalanan? Hijacking. Ikaw ang sinisigaw ng mastermind. Ng mga bata mong hijacking ng textile sa North Bay. Sir! Ito ang mga nakuha namin sa master's bedroom. Good. Teka, teka. Hindi akin yan. Paano napunta rito yan? Planted to. Kenel, anong ibig sabihin nito? Ibidemanda ko kayo. Anong planted? Magdemanda ka kung gusto mo. Sir, positive. May nakita kaming bulto-bulto ng mga imported na tela sa bodega. Good. Bantayin mabuti ang bodega. Yes, sir. Okay. Ano ngayon masasabi mo, Alcaraz? Alam ko matinig ka. Ngayon may prima facie evidence kami against you. Wala ka nang kawala. Kenel. Huwag natin daanin sa init ng ulo. Pag-uusapan natin mabuti ito eh. Doon tayo mag-usap. Sandali lang, okay? Kung meron kang gusto sabihin sa akin, sabihin mo rito sa harap ng mga kasama ko. Okay. Malakas ang padrino ko. Kanyang Lim, kayang-kaya kong lakarin na tumaas ang ranggo mo. At inang yung mga tauhan. Hayaman kayo, tatanggap kayo ng mga regalo, housing lot, kotse. Anything under the sun, you can have it. Just set me free. Papatungan kita ng kasong bribery kapag hindi ko tumigil. Alcaraz, huwag mo ko iparis sa mga masisibang pulis na nasuhulan mo na. Nagkakamali kayo ng huhulihin. May pangalan ako. Para kang bumangga sa pader. Baka madisgrasya ka. Masyado kong matadaa. Ah. May pangalan din ako, Alcaraz. Kung gusto mo akong subukan, siguruhin mo lamang nakisintigas ng pader ang baon ng ulo mo. Arrest him! Ricky! Happy birthday. Bakit naman kayo nagdala pa rito? Wala naman yan. Happy birthday, ho. Okay, salamat, ha. Oh, ito pa, ho. Oh. Oh. Kayo dyan. Dami-damihan nyo, kuha nyo. Marami tayo dyan. Buha pa, oh. Sige, tayo mo sumunod siya sa akin. Sige. Opo, Nay. Nay. Ha?
Inaki kayo ng nanay sa taas. Bakit daw? Ewan ko po. Pare. Oh, sige. Mga kaibigan, dyan muna kayo. At baka may surprise sa akin si Mrs. Saitas. Sige, sandali lang, ha? O, sige. Okay, sapalo. Ano kaya naman ito? Aba? Oh, isukat mo ito. Kasiyang kasya. Ganda? Kaya lamang ano. Ha? Hindi uubla. Week through na horse na lang 45 ito. Ang baril ko, 38 lang. Ah, teka. O, ito. Buksan mo. Tulungan na nga kita. Ano ba yan? Oh, ang ganda nito. Gold Cup. Mark IV Competition. At saka, Pacmayer. Saan ba galing to? Napakamahal ito ah. Huwag mo na nga itanong kung saan galing ang baril niyan, ano? Pambira ka talaga, Ami. Ayaw mo kong pagpulisin. Ngayon, ang regalo mo sa birthday ko, baril. Eh, ayaw mo rin lang magpapigil eh. Kaya binili na kita ng baril na maganda at malakas. Para habang ginagamit mo yan, hindi ka makakalimot. Lalo ka mag-iingat para sa amin. Kaya, happy birthday, Fred. Ami, sisikapin kong lagi akong buhay para sa inyo. Layla. Teka muna, mamaya na yan, ano? May mga bisita pa tayo naghintay sa babae. Halika na. Sige. Mami, ha? Promise yan. Oo na. Ayos, sir. Tama lahat. Okay ba? Nalibago yata ako sa baril na ito eh. Tingnan natin kung saan ang mga tama. Sir, parehong dead center ah. Pirmis ang pulso niyo, sir ah. Pasok lahat. Alex, yung may tangang hostage at tingnan mo. Libre ang babae, sir, ah. Kita ang tama ng hostage taker. Sir, anong balita, Sapalo? Si Alcaraz, nagpiansa, lalabas na. Na-bail out? Yes, sir. God damn. Magandang gabi, magandang gabi naman. Magsiupo kayo. Ah, sandali lang, ikukuha ko yun na mainom nyo. Ano ba ang sadya ninyo sa akin? Alam ho ninyo, Colonel. Gusto ko sana namin humingi ng tulong sa inyo. Tungkol sa nangyayaring nakawan dito sa ating lugar. Hindi ko alam na may nangyayari palang nakawan dito sa atin sa Fairview. Madalas ho, Colonel. Ayon nga ho, kamakalawan ng gabi. Napasok na naman ng mga magnanakaw ang bahay ng pinsan ko. At ang lahat ng mga kagamitan, tinangay. Bakit ngayon lamang ninyo sinabi sa akin yan? Sana noon pa, para nabigyan ka agad ng aksyon. Sir, mukhang nakatunog ang hinihintay natin ah. Eh, tatlong gabi na tayo nagbabantay dito. Wala pa nangyayari. Konsensya ka pa. Pasasambay at diin ni Machichempohan din natin. Sir, magkape ho muna kayo. Big Bird 1, come in. This is Big Bird 2. Sir, may tawag.
Roger, come in. Sir, may pumasok na taxi. Patay ang mga ilaw. Siguro ito na inaantayin natin. Patungo dyan sa lugar niyo. Over. Roger, bahala lang kami dito. Let's go. Sino inaanap mo? Tinututo mo yata ako ah. Sa ginagawa ninyong ito. Kung sino man ang sinasabi mong nagbibigay sa inyo ng proteksyon, papuntahin mo sa akin sa headquarters para magkausap kami. Sinasabi dito na binibigyan daw ng proteksyon ng anak ko ang massage parlor na ni-raid ninyo kagabi. Monching, magpakinaong ka. Huwag ka makialam dito. Sinabi rin ng aking informant na police source daw ang ginamit ng reporter.
upang isulat ang balitang yan. Ngayon, gusto kong malaman kung totoo ngang kinausap kayo, isa man sa inyo ng anak ko, tungkol sa pagtitigil ng raid na yon. Mayor, wala po kami nakakausap na informer. Alam naman po ninyo mga dyaryo, pinalalaki ang maliliit na kaso. Baka naman ho ang manager ng massage parlor na yon ang nag-tip sa mga reporter. Ang isa pang hinanakit ko sa inyo ay hindi kayo naging batapat sa akin. Kung may aksyonan kayo, nakasangkot ang aking pangalan. Magsabi naman kayo! Mabuti pa itong si Lim eh. Kahit talunan ng kanyang amo, matapat pa rin. Kaya ngayon di ko inabla. Kahit inaresto niya ang aking leader noong nakarang eleksyon. Mr. Mayor, wala akong inaresto na leader ninyo. Anong ibig mo sabihin? Sinungaling ako? Hindi ho naman. Pero hindi kayo nagsasabi ng totoo. Ang tamang mga magsalita! Hinahamon mo ba ako? Hindi ho, Mayor. Pero kung hinahamon ninyo ang aking pagkalalaki, hindi ko kayo urungan. Kunyeta, hinahamon mo ba ako? Tama na po. Madali na nga eh. Yan na. Oh! Wala siya siya nun! Takay! Dali! Bakit? Ano nangyayari dito? Sir, hinuhold na po kami. Nakakayo sila sa kotse yun. Sige. Thank you.
effectively heading the anti-organized crime task force of the WPD. Colonel Lim also introduced vital improvements in the Manila City Jail, where he served as warden from 1979 to 1983. Mayor, good morning. Good morning, sir. Good morning. Kumusta kayo rito? Mabuti naman ho, sir. Nandiyan ba si warden? Nandiyan ho. Sir. Thank you. Sir, excuse me. Nandiyan ho si mayor? Doon muna kayo sa labas. Fred, nagpunta ako rito para magkaintindihan tayo. Ako na humihingi ng dispensa sa nangyari nung nakaraan. Nabigla lang ako eh. Nadala ako ng malalaking problema. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa inyo, Mayor. Nakalimot din ako sa itinak ng paggalang sa nakatataas sa akin. Kalimutan na natin yun, Fred. May isa pa akong hihilingin sa iyo, Fred. Gusto ko sanang ikaw maging pinuno ng City Hall Detachment at maging personal security officer ko. Ho, hindi ako maring tumanggi sa inyo, Mayor. Karangalan ko yan. Well, let's inspect the jail. Meron sana akong gusto ng reklamo sa inyo, Mayor. Tungkol rito sa living condition ng ating preso. Masyadong very poor. Marami sa kanila ang nakakasakit. Dahil sa punong-puno na ho ang ating selda rito. Kung madala naman sila sa infirmary, kulang naman ho sa gamot at kulang din sa mga medical facilities. Kaya magre-request ho sana ako sa inyo ng additional supply ng gamot at mga gamit dito sa ating infirmary. Ilang brigada meron tayo dito, Fred? 10 ho. Ilan naman ang nakapid dito? Mga 1,800. Pero pag-uusapan namin sa konseho. Salamat ho. Good evening po. Bakit po, sir? Checkpoint po ito. Meron tayong operation bakal. Sige po. Salamat po. Magandang gabi ho sa inyo. Checkpoint lang ho. Operation bakal. Sige, salamat ho. Checkpoint! O paano mga kargada natin? Tayo na! Hindi na tumigil. Mahirap iwasan lang ang nangyari kanina. At saka hindi dapat iwasan eh. Ano naman ang silbi namin mga pulis? Kung makakasalubong kami ng ganong klaseng tao, pagkatapos wala kaming gagawin. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Kaya kailangan mag-ingat din kayo. Hindi sa lahat ng oras, lagi kayong siniswerte. Kung pag-iingat ang pag-uusapan,
Maingat ako. Kita mo, walang nangyayari sa mga tao ko. Hello? O, nandito kararating lang. Sandali lang, ho. Fred's Colonel Eason. Hello? Oh, bilisan mo kumain. May pasok pa kayo sa school ngayon. Si Fred dito. Oh, pare. Napalaban ka pala kagabi. Oo. Tatsamba namin si Alcaraz kanina. Tatlo sila. Yung isa, sundalo. Pare, may impormasyon ako sa'yo. Pamangking pala ng isang mataas sa official yun eh. Alam mo na. Baka makaranas ka tuloy ng iba't ibang pressure sa taas. Alam ko na yan, pare. Bahala na. 10 taon tayo sa freezer, sanay na ako dyan. Pero sa akin palagay, kahit na ano pang pressure ang ibigay nila sa akin, wala silang magagawa. Manhid na ang katawan ko sa lamig. At siya nga pala, pare, baka yung dalawang general na sinasabi mo, magpasalamat pa sila sa akin dahil sa nang wala na sakit ang ulo nila. Pwedeng ganun, pwedeng hindi. Pero pare, ha, may kasabihan tayo. Blood is thicker than water. Baka malaking bagyo na naman ang dumating sa'yo. Well, kung may bagyong darating, di dumating, may suhay naman ako nakahanda dyan eh. Ah, ganun ba? Oh, sige pare, pinaalalahan na lang kita. Okay to kayo. Salamat sa pagkakatawag, ha? Sobra-sobra na ang tira sa atin sa dyaryo, sir. Mukhang hindi na tayo lulubay ng mga taong to. Sir, huwag niyong intindihin ang intriga. Ang mahilig lamang dyan ay yung mga politikong mapagsamantala. Pero naniniwala ko na wala tayong ganyan sa ating departamento. Pwede tayong mag-away-away, pero tungkol sa bagay na yan, malaking tiwala ko sa mga kasamahan natin. Walang pulis na anay. Noon yun, sir. Ngayon, tapakan na sa lalamunan ng laban. Ipagpalagay na natin na totoo ang sinasabi nyo. Darating ang araw, ang tubig ay titining. Tandaan nyo yan. Dahan-dahan naman. Baka pati pa aking mabali. May jazz. Baka mapunit. Pambira naman ko yung isa, oh. Yan. Itong mga batang ito nilikot nyo, oh. Teka, kayo ba dalawa yung nag-aaral? Opo! Opo. Ikaw, Manny? Ho? Yes, sir! Aba, may pa yeser-yeser ka pa para kasundalo, ah. May pa salud-saludo pa. Talaga naman ta, eh. Gusto ko, paglaki ko, maging pulis din katulad ninyo. Hoy, Manny, kumuha ka na at pumili ka na ng ibang kurso. Kalimutan mo na yung pagpupulis. Dadagdagan mo lamang ng problema yung nanay mo. O, may sulat ka. Kanino kaya galing to? Kayo bang dalawa talagang nag-aral na? Opo! Opo! O, sige, sandali lang. At magpapalit lamang ako ng damit. No! Nag-aral daw. Di naman kayo nag-aral kanina. Hey! Galing ang sulat mo? Ah, wala. Sa isang kaibigan lang. Eh, bakit parang malalim ang iniisip mo? Mukha kang worried. Worried talaga ako, Ami. Kasi masaya lang ang sitwasyon dito sa Maynila. Ikaw at ang mga bata, lagi ko kayang naiiwan dito sa bahay. Peligroso. Kaya, naisip ko, doon muna kayo sa Amerika.
Tutal, malapit na ang bakasyon ng mga bata. May panahon ko para mag-ayos ng mga papeles ninyo para kayo makaalis kagad. Hindi kami alis dito kung hindi ka kasama. Marami pa akong tungkulin na dapat kampanan dito sa Maynila. Fred, susunod ako sa gusto mo. Kahit na yun ay mabigat sa loob ko, alam ko may sinumpaan kang tungkulin na hindi mo pwedeng iwan. Masakit din sa akin ang ating paghihiwalay. Hahanap-hanapin din kita, pati ng mga bata. Kayan din kami, Fred. Dahil ilang taon din natin binuo ang ating pamilya ng sama-sama. Sa lahat ng gagawin ko, kayo ang aking inspirasyon. At lahat ng karangalan tatanggapin ko, iahandog ko sa inyo. Manalig ka, Ami. Ipagmamalaki ninyo ako. Galing sa headquarters. Magnet 6. Sir, meron ho ng hostage sa Quiapo, sa boarding house. Kailangan ho kayo ron. Magnet 6 out. Tayo na. Saan dito ng hostage? Ganun sa third floor. Saan ang daan? Dito po. Padre. Sir. Surround the place. And secure all possible exits. Move. Yes, sir. Mag-usap ko, ano gusto mo mangyari? Mag-usap? Ang gusto ko! Si Chairman! Si Chairman! Ray de la Cruz? Ah! Si Ray de la Cruz! Hindi kayo! Umalis kayo! Sandali lang.
Ikaw raw gusto niya makausap. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Diplomasya mo siya para sumuko. Sabihin mo sa kanya, hindi siya maano. Sige na, Chairman. Kausapin mo siya. Para maiwasan na natin ang patayan. Patayan? Naku! Sige na. Sige na. Oo. Narito na ako! Si Ray de la Cruz! Anong gusto mo sa akin? Hindi ko, Sherman! Kilala ko siya! Si Ray de la Cruz! Bakla! Ako nga ito! Si Ray de la Cruz! Bakla nga ako! Puso mo, sumilip ka para makilala mo ako! Huwag mo kuhulunin! Alam ko, maraming pulis dyan! Kung gusto mo, palisin mo sila! Saka tayo mag-usap! Oo! Susundin kita! Pero, baka kung ano na ang ginawa mo sa mga tao dyan! Uyawa! Salita na! Kausapin mo si German! Kausapin mo! Sige na ako! Sabihin ang kanyang utang, ang kanyang kahilingan! Nakapatay ka kami dito! Malitin nyo na ako ng mga pulis! Narinig mo, German? Narinig mo? Tangin ako! Pagkakiram kayo! At hindi kayo walis dyan! Papatayin ko to! O sige, aalis muna ako! Paalisin ko lahat ng mga pulis! Ano sinabi sa'yo? Colonel, kailangan daw malas kayong lahat ngayon. Ayaw niyo may pulis dito. Anong gagawin natin? Chairman, ho? Mabuti pa doon tayo mag-usap sa labas. Oho. Para maplano natin mabuti. Tayo na kayo. Kung pera na kailangan mo, bibigyan ka namin. Baka wala mo lang kami. Ano mo muna? Tuloy ka! Hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan? Hindi naman ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Pinagbibintang lang nila. Pinagbibintang lang nila ako sa pagkakasa lang. Hindi ko naman ginagawa. Kung totoo sinasabi mo, sige na naman. Baka wala mo na kami. Parang ako. Mawalan? Gaya! Paano? Kung mawala kita? Paano ako? Kung ako naman ang patay nila? Ha? 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 Ano ngayon ang gusto mo? Chairman, baka niloloko mo lang ako. Wala na! Talagang wala na! Maniwala ka sa akin! Chairman, alam ba? Magkamagana tayo! Magkakamagana pala tayong malayo! Ako si Valentin de la Cruz. Oo! Magkamagana ka tayo! Kilala ka kita! Chairman, kailangan ko. Kailangan ko sa sakyan. Kailangan ko sa sakyan! Para magaling ako rito! Andyan ang kotse ko sa ibaba. Pwede mong gamitin. Halika na! Kamalik ka na! Tago! Gagas! Baka akala mo, kaya mo kong ululin. Hindi pwede! Hindi! Hindi! Hindi kita niloloko! Kung gusto mo, buksan mo ang pinto! Para malaman mo na wala nang pulis dito! German! Narito ang gagawin natin! Bubuksan ko ang pintuan! Pamasok ka! Pero paglabas ko, kasama ka!
Yayagaw ka sa akin! Ikaw ang gagawin kong cover! Ikaw! Daib! Ano? O sige! Buksan mo ng pinto! Papasok na ako! Nakita kami sa labas, ah. Sir, totoo bang na-appoint ako yung Brigadier General? Oo. Congratulations, sir. Salamat. Sir, congratulations. Salamat. Salamat. Sir. Oh. Sir. Sir. Congratulations, sir. Thank you. Congratulations, salamat sir. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Alam ninyo, hindi ko na inaasahan ito, eh. Ito'y malaking sorpresa para sa akin at sa aking pamilya. Akala ko mabubulok na ako sa aking pagkakornil, eh. Dapat naman talaga, sir, eh. Matagal nang naibigay sa inyo yan, eh. Deserving naman kayo, sir, eh. Salamat. Hello? Congratulations, General. Paano mo nalaman? Kagabi pa ako tinawagan dito ni Lieutenant Sapalo. Naging excited na nga kami, kaya hindi na kami nakatulog ng mga bata. O kumusta ka na dyan? Okay naman. Kayo dyan. Yung mga bata. Heto, okay naman. Katabi ko sila. Sila nga nangungulit sa akin na tawagan ka, eh, dahil ayaw nilang pumasok hanggat hindi ka nila nakakausap. O eto, kausapin mo sila, ha? Ako muna, ako muna! Oh, ano ka? Congratulations, sir! Ako muna! Tay, tita na naman po kayo, ah! Ako na! Oh, Tay, congratulations! I miss you so! Mag-ingay kayo, Tay! I love you, Tay! I'm so proud of you! Salamat, anak. Maasahan ninyo. Ang lahat ng karangal ang aking tatanggapin. Iahandog ko sa inyong lahat. Kaya lamang, ang gusto kong kapalit niyan, magsipag-aral kayo mabuti para makatapos kayo kaagad. Ha? Opo, Itay. O sige, magsipasok na nga kayo. Teka, huwag niyo nga palang pababayaan nanay niyo, ha? Opo, Itay. Bye, anak. Bye. Magre-retiro ako. Napanatag ang loob. Dahil iiwanan ko ang Northern Police District sa mga kamay ng isang tunay na mahusay at batikang pulis na si General Alfredo Lim. General Rosca, hindi kayo mabibigo sa pagtitiwala ninyo sa akin. Sa mga pulis ng Northern Police District na matapat at humuskayang tumutupad na inyong tungkulin, ipagpatuloy ninyo ang inyong tapat na paglilingkod and you will be rewarded. Subalit, sa mga pulis na malatubak,
Those na walang iniisip kundi pera at pansarili. Magsipagbago na kayo. Pagkat kapag ipinagpatuloy ninyo ang inyong masamang gawain na makasisirang puri sa dangal ng pulisya, hindi ako titigil hanggat hindi kayo nabubulok sa loob ng bilangguan. At doon naman, sa mga talagang kalaban ng hustisya, mga hold-upper. Ang tao mo rito? Lima po, sir. Saan sila? Yung pong dalawa nagre-responde, sir. At yung pong tatlo, nagpapatrolya. At ikaw naman, natutulog. Sorry, sir. Kasi po, puyat na puyat ako. At isa pa, nasa ospitalo ang asawa ko. At ako nag-aalaga sa anak namin. Kailangan pa bang ikaw mag-alaga ng anak mo? Wala ka bang kasama sa bahay, mga kamag-anak? Wala po, sir. Beto. Sir. May iwan ka muna rito. Yes, sir. Para makapagpahinga naman siya. Pagdating dito ng patrolya, sabihin mo sa kanila, mag-iwan dito lang isa. Yes, sir. Sige, Castillo. Nakauwi ka na. O, siya nga pala. Pabibigyan kita ng emergency leave with pay. Okay ba sa'yo? Salamat po, sir. Thank you, sir. Sir? O, bakit? Thank you, Lee, sir. Pakidala mo na lang, oh. O sige, umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Patulog-tulog kasi. Dami po nyo. Hoy, hinay-hinay lang inuma. Baka naman pag nalasing ka, iihi ka na naman dyan sa kinaupuan mo. Bakit ka, bo? Ganyan ba sakit ni Boy pag nalasing? Oo, may sakit na kalimot yan. Eh, hindi nga niya malaman kung nasa na si Yari. At saka, nakakalimutan niyang buksan ang siber niya bag umihi! Abo naman! Kapalo? Yari ka na! Sir, hindi ba hagad natin yun? Tama na! Yes, sir. Kabo naman! Pati ba naman yan? Eh, paano? Lagi ako napapahiya. Kaya ngayon, ikaw naman ang iyain ko. Kaya ikaw, boy, bawas-bawasan mo na yung pagkamatakaw mo sa alak para hindi ka mapahiya. Pwede! Tawagin mo pa yung mga iba rito! Attention! Sino ba itong insig na... Ay, sir! Sorry, sir! Hindi ko kayo nakalala, sir! Aris! Kuro na lang balik niya. Hindi mo na iginala ang uniforme mo. Kumarino! Sir? Kumarino! Yes, sir. Hindi ka na nahiya sa ginagawa mo? Madali ka! Yes, sir. Ngayon, magpakalasing ka na hanggang gusto mo. Bukas mag-report ka sa akin sa opisina.
Malas! Nahuli pa ako ni Sir. Fred, kumusta ka na dyan? Mabuti ang takbo ng pag-aaral ng mga bata. Sa awa naman ng Diyos ay hindi sila nagkakasakit. Lalong nagiging masigasig sa pag-aaral si Manny. Paminsan-minsan ay nababanggit pa rin niya na sana'y pinayagan mo siyang maging pulis para makatulong mo dyan. Mag-iingat kang palagi. Huwag mo kaming aalalahanin dito. Sinasama ka namin sa aming mga dasal. Love, Ami. Ang ating mga kahilingan, kailangan makabit natin ang ating mga karapatan sa ating lupa. Ang reforma sa lupa ay nakasulat lamang sa papel. Kailan pa natin makakamit ang ating karapatan sa ating sariling lupa? Ang mga namumuno sa ating bayan ay puro salita lamang. Hindi nila tayo pinagbibigyan. Kaya isisigaw natin sa bayan ang ating mga damdamin, ang ating inanakit sa bayan. Mga kasama, mananatili tayo rito. Sigaw natin, mabuhay ang uring magsasaka. Isigaw natin, mabuhay ang uring magsasaka. Mabuhay ang reforma sa lupa. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay. May dumarating na pasista. Mga tuta, mag-ingat kayo. Ito na mangyari. Tanahan tayo rito. Kailangan ipaglaban. Bumaba ka riyan. Ibig kita makausap. Baba! Alam mo, marami na akong reklamo na natatanggap mula sa publiko. Binabatikos na rin ako sa TV, sa radyo, sa periodiko, lahat na lamang na media. Dalawang linggo na kitang pinagbibigyan. Sumusobra ka na. Kaya gusto kong gawin mo, linisin ninyo itong lugar. At pagkatapos, umalis na kayo. At huwag na kayong babalik. Hindi kami aalis dito. Alam namin ang aming karapatan. Ang lahat ng sinasabi mo ay wala sa lugar. Nakapipinsala sa nakararami. Nakaalis na kayo. Bago maubos ang pasensya ko. Mananatili kami rito. Hanggang hindi dinidinig ni Minister ang aming mga kahilingan. Kung gayon ay kinalulungkot ko. Pinaaresto kita sa salang obstruction at illegal assembly. Wala kang permiso para mag-rally dito. Nakiistorbo ka sa mga motorista at sa mga taong nagdaraan. Sumama ka sa amin. Kayo! Sumama na kayo! Saan niyo ako dadali? Dadali! Hello? Ito pa si General Lim. Yes, this General Lim. General Lim speaking. General Lim, ang mga maliliit na magsasakang nabubuhay sa lupa at halos putik ang kinakain sa paghihirap, hinuhuli niyo at tinataboy. Nangunguna ka sa listahan namin, General Lim. Pare, huwag niyo na ako takutin. Gusto na takot ko eh. Kung meron kayong gusto ipukul sa akin, handa na ako. Pero ito masasabi ko sa inyo. Gawin niyo na. Baka maulaan ko pa kayo. Papalo! Ang kulay rito, ah. Gusto ko ayusin mong maputi.
natin dyan. February 22, 1986, the Filipino people united at EDSA to put an end to the 20 years of the Marcos regime. People power in the Philippines was gloriously born. For 4 days, the whole world waited breathlessly and supportively as Filipino people power challenged and confronted the military and police forces of the Marcos regime in the name of freedom and democracy. Sorry, ma'am. The lines are all busy. Please try again later. Okay, thank you. I'll just call back again. After a rigged snap election, the people quickly came to the aid of the rebel forces, holding out in front of me and Aguinaldo. Ano nangyari? Walang sumasagot eh. Rosaries, radios, and prayers. The military forces, initially loyal to ex-President Marcos, though superior in size and strength, were unable to attack the rebel forces. When the attacks came, thousands of people came to the aid of the besieged camp. Why don't you try to call him at the house? Throughout the day, baka nandun dun siya. Not really. Sinubukan ko nang tumawag, walang sumasagot. Hello, General Lim speaking. Fred, gusto kong malaman ngayon kung anong sitwasyon sa EDSA. Fidel Ramos, Mr. President, Minister Juan Ponce de Leon. There are about 20 to 30,000 sympathizers in the vicinity of Camp Crummy. The streets are full of people, and they are forming human barricades. But you have to disperse the civilian at all costs. I open my mother, my son, and once it's cleared of civilians, kakanyun in ang Camp Crummy. And that's my order. Mr. President, I believe it is physically impossible to disperse the crowd. I have only 180 men, and the army has 286 officers and men. In that case, I'll send more battalions, one from the army and another from the navy. I'll wait for them, sir. Goodbye, Mr. President. Country from the dictatorship. Now we can see a lot of people milling around in the streets, friend. They are all flashing the Laban sign, and we can see the troops are at a stalemate because they don't know what to do. Yatko, Sapalo. Sir, ang mga pulis natin. Nakahanda na po lahat, sir. He can see from beyond Ortigas, he can see standby muna tayo rito. We'll wait for further instructions. It is a battle of wanting to be freed from a dictatorship that has lost its credibility. Nay! May order na si Presidente to wipe out Camp Crummy. No, he won't do that. Pinipigil nga niya eh. Dahil maraming civil na madadamay. All nations are... Hindi mo ata naintindihan niya pinanonood mo eh. What will President Marcos do? As of this moment, Marivic is right. Look, oh, nagdadatingan ng mga tangke. Pwede ba magsisigil na kayo? Nininervous na nga ako dahil hindi ko na alam kung ano nang nangyayari sa tatay ninyo.
Generally speaking. Fred, si General Ramos to. Maaari bang malaman kung anong order sa'yo buhat sa Malacanang? General, the order of President Marcos is to disperse the crowd by all means. Fred, if you follow the order, we will be wiped out. Our weapons will be surely ineffective against mortars, tank, and artillery. If it's not asking you too much, maaari bang malaman kung ano ang nasa isip mo pati sa iyong mga kasamahan? General, I have full and blanket authority over my station commanders and staff officers. I can make decisions for them, and they will follow. Fred, the situation is very critical. Would you mind if you tell me what your decision will be? General, we will join you. And Minister Andrile. Thank you, Fred. I'm counting on you. Bye, sir. It was a crucial moment of decision for all Filipinos. Brigadier General Lim, then superintendent of the Northern Police District, was faced with that decision. He had to decide for the fate of freedom and democracy in the Philippines. Finally, on February 25, 1986, the peaceful EDSA revolution ended. By order of General Montaño, proceed to WPD headquarters right away in order to take over said headquarters, replacing General Cabrera. Okay, 10-4. Sir, okay yun ah. Di ba yun ang matagal yun ang gusto? Oo nga eh. Sir, congratulations. Thank you. Teka muna. Saan kaya ako makapagpapalit ng damit? General Lim, natutuwa ako at ikaw ang hahalili sa akin. Salamat, General Cabrera. Pinangangako ko sa inyo. Ang gagawin kong lahat ang aking magagawa, sikabubuti ng Western Police District. Congratulations. Thank you. Ibig kong ipaalam sa meeting na ito na sumasang-ayon ng Paroko Katoliko ng Ermita sa kampanya ng Western Police District laban sa mga prostitusyon at masasamang bisyo. Ngayon din, ay sinusuportahan ng Archdiocese ng Maynila si General Lim sa paglilinis ng tourist belt sa Ermita. Magandang mukhain ni Father. Makakabuti yan sa mga naninirahan dito sa Ermita. Tama, sangayon ako dyan. Napapansin ko na si Mr. Robles yate ay hindi sumasangayon sa ating pinag-uusapan. Mr. Robles, baka may gusto kong sabihin. Bilang kinatawan Association of Ermita Club Owners, ibig kong malaman ninyo na libo-libong tao naghahanap buhay sa Ermita. At kung mawawalan sila ng mapagkakakitaan, ang kapalit niyan ay gutom. Ngayon, may itatanong ako sa inyo, natikman na ba ninyo ang hapdi ng bitukang walang laman? Kung yan ay naranasan na ninyo, siguro hindi kayo magsasalita ng ganyan. Mr. Robles, kung ganyan din lamang ang ating pag-iisip at paninindigan, marahil, hindi na rin natin dapat hulihin at ikulong ang mga magnanakaw, mandurukot, holdupper, manggagancho, o iba pang kriminal. Dahil sa mawawalan din sila ng hanap buhay, magugutom ang kanilang pamilya at matitikman nila ang sinasabi mo, Mr. Robles, ang hapdi ng bitukang walang laman. Very witty remark. Oh, Ina, let's go. Ready to go. Ready to go.
niyan, dali sa headquarters yan. At ang lahat ng babaeng naglilingkod dito. Yung manager, Oeki, Olivo. Yes, sir. Patikos, Tibet, kahit umas! Narinyo! Hey, come on, give me a break, you crumbs. What am I being arrested for? Don't talk to me. Just stay there. For what? Mga pulisito, wala kang kilo sa inyo. Silbis kayo dyan. Kunin lahat ng mga ebidensya. Laban sa kanila. Huwag nyo silang pababayaan makatakas. Buti pa, sumama ka na sa amin. Ayoko. Hindi. Ayoko. May mga pala kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Alam ko, papatayin niyo ako. Hindi ka namin papatayin. Pinangangako ko sa iyo. Hindi ka maano. Tayo na. Juan! Mamamatay ka! Inuulit ko sa iyo. Hindi ka namin sasaktan. Isasama ka namin para ipagkamot. Malaki pa ang pag-asa mo sa buhay. Huwag mo sayangin yan. Wala! Wala ako sakit. Wala kayong ipagagamot sa akin. Ngayon dapat magpagamot! Ipagamot niyo ang inyong kaluluwa. Ano mang oras mula ngayon eh, magugunaw na ang mundo. Ako lang. Ako lang ang makakaligtas. Sapagkat ako lang ang pinagpala! Mukhang malaki kuliling, ha? Tuluyan na yata nasira ang utak niya, sir, ha? Totoo! Totoong sinasabi ko sa inyo! Sa oras na umihip ang hangin, mabibiyaan lupa! Aaho ng tubig sa dagat! Gugunawin kayo! Andiyan siya! Andiyan! Sinusundo niya na ako! Tinatawag niya na ako! Tinatawag niya na ako! Sandali lang! Hoy! Superman! Hintay mo ako! Sasama ako! Huwag! Ay, hindi naman. Ewan. Ay na. Ha?
gentlemen. We are faced with a great challenge and crisis today. As such, I'll go direct to the point. The enemies of the Republic are now waging an open war of attrition against the duly constituted authorities. In broad daylight, we have witnessed our brothers in arms killed in the most ruthless way by the sparrows of the NPA. Hinahamo nila, hindi lamang ang ating pagkalalaki, kung hindi higit sa lahat, ang ating pagkatao at ang ating pagka-Pilipino. So be it. We are challenging them now. We will fight them wherever or whenever they want to fight. We will fight these communists with the best men we have. And I know we will not fail our people and our country. I want you to collect the best resources of WPD to form a group that will face the sparrows in any battleground. Organize, train, mobilize the best men we have to stop these sparrows in their flight and mission of death and terror. Pupuksay natin ang sparrow sa pamamagitan ng Eagle Squad. Painom mo ng bahala rito. Ikaw, sumunod kayo sa akin. Santos, ano nangyari? Sir, yung mga tao sa bahay na yan, pinaputukan kami. Kayo mga tao sa loob ng bahay! Si Maganto to! Bibilangan ko kayo ng tatlo! Kapag hindi kayo lumabas na nakataas sa kamay! Hello. Person to person call to General Lim. General Lim speaking. Overseas call, sir. Overseas? I'll take the call. Amalia? Fred, totoo bang nagkakagulo dyan sa Maynila? Nagkalat daw mga isparo. At para daw manok kung pumatay ng mga pulis. Anong gulo sinasabi mo? Tahimik dito. Kontrolado ng otoridad ng sitwasyon. Kung ano-anong balita natatanggap mo dyan eh. Pwede ba natupad mo na naman ang pangarap mo? Nakabalik ka na sa Western. Di ba tama na yun? Intindihin mo naman sana ako, Amalia. Oh, sige. Kakausapin ka daw ng mga anak mo. Hello? Itay? Why don't you resign and join us here? Para magkasama-sama na tayo. Oo, anak.
Huwag kayo mainip. Magkakasama-sama rin tayo. Basta ang gusto ko, magpakabetsa na kayo para hindi kayo napapagalitan ng nanay niyo. At mag-aaral kayo mabuti, lalo na ikaw, Manny. Yes, itay! Dito. Sandali lang ho, gigisingin ko. Sir? Bakit? Urgent call ho. Galing sa G2. Saan? Sa hotline ho. Hello? General Limito. Good evening, sir. Good evening. Sir, may mga hinihinalang grupo ng mga reformist na ali-aligin sa vicinity ng Malacanang. Anytime, sir, we may need further assistance from you. Kailan pa yan? May kabilang ho, sir. Okay, I'll have my men ready within an hour. Keep us posted to further development. Jetko, Sapalo. Sir? Order a red alert in all stations. Cancel all leave and issue a 24-hour duty call for all officers and men. And instruct all station commanders to report to me any unusual troop movements in that jurisdiction. Silapit kayong lahat. Ipinatawag ko kayo dahil sa hinihingi ng ating tungkulin na ipagtanggol natin ang ating pamahalaan at ang Presidente Corazon Aquino. Kung meron sa inyo na nag-aakala na hindi ninyo kayang itaya ang inyong buhay sa panganib at hindi nyo kayo ipagtanggol ang ating pamahalaan, itaas lamang inyong kalang kamay. Wala tayong usapan. Baka uwi na kayo. Sir, ano man ang pasya nyo, nasa likuran nyo kami. Baka nga nasa likuran ko kayong lahat, pero pagdating ng labanan, mawawala kayo. Opo, sir. Ano bang ipagagawa ninyo? Handa kami lahat. Opo, sir. Basta kayong kasama, hindi kami natatakot kaysa punta. O sige. Kunin lahat ang baril at bala sa armory. Magpapahinga muna tayo dito. Maghihintay kayo ng tawag. Sige na. Gawin mo na agad.
kapangyarihan ang binigay sa akin ng aking kapwa tao ay gamitin ko rin sa pagpatay ng aking kapwa tao rin. Ituro po ninyo sa akin ang tamang landas at pagpapasya para maiwasan ang pagdalak ng dugo. Tulungan po ninyo ko. Alam kong hindi sapat ang lakas na sandata ang aking hahuwakan upang maligtas ko sa kapahamakan. General Lim on the line. Fred, makapag-coordinate ka sa Quezon City Police at pumunta na kayo sa Bohol Avenue. Penetrated na ng mga renegade soldiers at Channel 4. We must get it back at all cost. We'll be there right away. Nagalisan na. Mamamatay ho kami sa loob. Naubusan ho kami ng bala. Ano ang sitwasyon sa loob? Sir, nakuha na ho ng Marbelde. At karamihan ho sa mga empleyado ay nakulong na doon. Man, secure your place. Take your position. Come in. This is General Lim. This is General Lim. Go ahead, sir. Send support immediately. Send support. APC if possible. APC if possible. We are under heavy fire. Over. We will send it immediately. Send for. Thank you.
Madali yan. Yes, sir! Hindi ka maano. Huh? May pakikusap lang mo si Sargento. Ha? Ano yun? Brad, pwede pa tulungan mo kami. Anong tulong? Gusto na namin sumurenda. Pwede ba? Ikaw may pag-negotiate sa mga sundalo sa labas para sa amin. Kung yan ang gusto niyo mangyari, bakit ang hindi? Sabihin mo sa kanila, susuko na kami. Kung matitiyak na ang aming kaligtasan at hindi kami maano. Sa bagay na yan, Brad. Huwag kayo mag-alala. Ako ang bahala. Sige na! Dali! Halika, lumapit ka rito. Bakit? Sir, empleyado po ako ng Channel 4. Pinararating po ng mga renegade soldiers na gusto na raw nilang sumuko sa inyo. Kung masisiguro niyo ang kanilang kaligtasan. Very good. Mabuti naman at maiiwasan natin ang patayan. Bumalik ka sa kanila. Give them my assurance that they will not be harmed. Opo. Sige po. Yes, sir. Mag-ubad kayo ng damit. Ano mother unit niya? Himban Nueva Ecija po, sir. Sino commanding officer niyo? Colonel Matiliano po, sir. Ano pa kayo ninyo? This is Channel 4. Hindi po namin alam, sir. Sumunod lang kami sa order. On the same day of August 28, 1987, General Lim also led officers and men of the Western Police District and other military elements in recapturing Camelot Hotel in Quezon City, earlier seized by rebel soldiers as part of a coup attempt. For the recapture of Channel 4 and Camelot Hotel, General Lim was awarded by President Cory Aquino the INP Award, Order of Raja, on January 9, 1988. Subsequently, General Lim, through his unflinching courage, undiminished integrity and commitment to public service, continued to succeed over challenges and ordeals in his unending crusade against organized crimes and the enemies of the Republic. On October 1989, Lim became the first police officer in the Philippines to be promoted to the rank of Major General. With his two stars, Lim was elevated to the position of Deputy Director of the Integrated National Police while concurrent WPD Superintendent. The heroic and glorious saga of Alfredo S. Lim, one of the most outstanding police officers in the Philippines, continues.